One more thing, kapag po kulang talaga yung blood supply sa retina dahil nga compromised yung blood flow, no? Pwedeng magkaroon din ng secondary glaucoma, neovascular glaucoma. Isang special type yan ng glaucoma. Mm-hmm. And then, syempre, pwedeng umabot sa pagkabulag. Pero, yung per se, yung sakit ng retinopathy, hindi naman niya madadama yung ibang parte. Pero yung pinanggagalingan nun, yung diabetes mismo, usually by the time na nagkakaroon na ng retinopathy, signal na yon na maaari na rin may ibang komplikasyon. No? Pwedeng may damage na rin sa kidneys, sa nerves, yung nephropathy, tsaka neuropathy. Pwede rin. Kapag nararamdaman na ng isang pasyente itong mga signs and symptoms na to na sinasabi niyo po na baka meron silang diabetic retinopathy, ano naman na po kagad yung mga test na dapat nilang, kumbaga diagnostic test na mga dapat nilang gawin or kumbaga magpa-check or screening na gagawin nila para malaman if talagang diabetic retinopathy po yung meron siya. So una, kailangan magpatingin muna sa ophthalmologist kasi para malaman kung kailangan bang orderan ng further testing. Mm-hmm. So may mga iba-ibang test. Pwede fundus photo, pwedeng kung kailangan matest kung yung blood flow, may tinatawag tayong fluorescein angiography. So yun, may ini-inject na dye habang pinipicture rin yung mata para makita yung blood flow, kung nagli-leak ba, saang areas yung may kulang na oxygenation. Tapos, meron ding macular OCT na tinatawag. So yun naman, sinascan niya yung layers ng retina para makita kung yung banggit na, yung macula, pinaka-importanteng part kasi yun ng retina, kung namamaga ba siya, tinatawag na diabetic macular edema. So yung pamamaga nun, nagkakos yun ng panlalabo ng paningin. So kung sakali na may ganun, kapag meron ng, sa treatment naman, no? So, pag nasa early stages pa lang, frequent monitoring para makita kung nag-a-advance ba siya to the point na proliferative na at kailangan ng lagyan ng laser photocoagulation. So laser procedure yon para bumaba yung oxygen demand ng mata. Kapag naman may pamamaga, yung macular edema, yung gitna namamaga dahil lumalabo yung paningin dahil sa pamamagang yon, meron mga eye injections na ginagawa para mag-resolve yun, or makontrol. At kapag naman yung mga komplikado na stage, yung may vitreous hemorrhage, hindi nawawala, or nagdulot na ng retinal detachment, meron naman tinatawag na vitrectomy. Operasyon yon sa retina para malinis yung dugo, mailatag yung retina, matanggal yung mga agil. So, depende talaga sa stage. So, as a patient, on your part, ang kailangan mong gawin, pag may napapansin na visual changes, mga pagbabago sa paningin, lumalabo, nagkakaroon ng diabetica, nagkaroon ng floaters, nag-iiba yung paningin mo, kailangan ma-check up, no? Para malaman, cataract lang ba to? Meron din kasing diabetic cataract. Macular edema ba to? Or retinopathy na may komplikasyon. Dok, kano kabilis naman po nagpo-progress po itong diabetic retinopathy? Case to case talaga, no? Minsan yung iba sa sobrang taas ng sugar, ng blood pressure, ng cholesterol, mabilis. No? In a matter of months, nagiging severe agad. No? Pero yung development niya, years talaga bago magsimula. Pero yung paglala, kung hindi talaga kontrolado, pwedeng lumala na mabilis. Pero Doc, meron po bang mga similar na, like, meron po bang certain condition na medyo similar po yung symptoms na mapagkamala nila or pwedeng ipagsawalang bahala nila na ay baka hindi naman to retinopathy, ibang condition to, baka hindi naman masyadong malala. Okay, so marami talaga, no? So kung yung symptoms kasi medyo, marami causes ng blurring of vision. So, unang-una, grado lang. Minsan, nakala, grado lang pala, no? So, usually yan, pupunta sila sa magpapasukat ng salamin. Ang kinagandahan, sinasabihan naman sila na magpatingin sa opta. Sa mga existing naman ng mga may diabetes na sila, meron pa bang ibang mga sakit, Doc, na pwedeng magpa-aggravate ng retinopathy?
kasabay ng diabetes. Mm-hmm. Very common among diabetics yung may kasabay din na hypertension, yung atapresyon, at saka yung mataas na cholesterol. So yun ang mga dapat na makontrol po talaga. Nakakapatid talaga yun. Marami na may treatment para sa specific cases, depende rin sa stages. Yes. Pero sa mga ganong stages na, masasabi po ba natin na lahat naman yun ay treatable naman? Lahat ng stages, di ko lang alam kung medyo kung nabulag na talaga sila dahil sa retinopathy, mayroon po ba, reversible pa po ba yun? So, kapag advanced na talaga, kunwari matagal long standing, matagal nang detached, hindi na alagaan, minsan kahit maoperahan, hindi pa rin bumabalik yung dating paningin. Kaya gusto natin makatch ito sa early stage. Sa non-proliferative pa lang, nababantayan na. Bakit? Kahit wala ka namang active na gagawin at that point, monitoring lang, ma-advise ang pasyente na kailangan tutukan mo talaga yung blood pressure mo, yung blood sugar mo, yung cholesterol mo. At babantayan natin to para hindi ka umabot sa stage na nabubulag na. Pero Doc, dito sa ano naman, dito sa Philippines, how common itong diabetic retinopathy? Yung exact figures, hindi ko sure, pero yung diabetes is pretty common Pilipino eh. Kasi sa lifestyle natin, mahilig sa soft drinks, mahilig sa drinks, bawat meal may mga matatamis, kanin malakas tayo, no? So, pretty common diabetes sa bansa natin. Kaya, relatively common din ang diabetic retinopathy. Lalo na at wala tayong hindi natin masyadong sinestress yung mga importance ng screening sa mata. So, sana sa mga viewers natin, maging aware na kapag may diabetes ka, kailangan regular po na nagpapascreen sa mata. Tsaka, Dok, yung hindi lang kapag ano, kapag nagpapacheck kasi tayo sa mata, kapag may nararamdaman na may ano na, malabo na, yes, ganun. Gaano po ka-importante na kahit wala kang nararamdaman, ay nagpapacheck? Yan, recommended talaga na lahat ng newly diagnosed or kahit ngayon mo lang na-realize, dati ka nang diagnosed, basta may diabetic retinopathy, at least yearly screening. And then, depende pa yun kung na-screen ka, tapos may findings. Depende sa severity kung ganong kadalas kang pababalikan. Doc, dito po ba sa diabetic retinopathy, isang mata lang po ba usually yung like nauuna or meron pong cases na lagi po siyang sabay po, both eyes po? So, hindi naman laging-lagi, pero more common na sabay. Dahil ang cause is from our body. So, from the diabetes, so both eyes ang